Okay, good afternoon. Good afternoon. Good afternoon, everyone. My name is Attorney Sam Agalos. Hello, everyone. I'm Inigo Pobre. So let's have a coffee together and habang nagkakape tayo, pag-usapan natin ano ang estate planning. Pero Attorney Sam, before natin umpisa, kakilala muna tayo sa mga viewers natin, no? Sure, sige. So, sino si Attorney Sam po? Siyempre, ako ay isang lalaki, may asawa, may anak. I'm married to Ivy na siya naman yung katambalan ko every Tuesday sa Building Bridges for Couples. Yan po yung aming programa, aired po through Peace North Luzon FB page at cross-posted po in the different FB pages ng Peace ng buong North Luzon. As by profession, I am a lawyer, a Catholic lay preacher, motivational speaker, and a certified life coach. Ang advocacy ko kasi, my advocacy in line with my ministry sa Peace is on suit prevention. Bakit po suit prevention? Mm-hmm. Diba ang pagkalo ko mga abogado, sabi nila mahilig sa mga kaso, gusto daw nila yung mga, nabubuhay sila sa gulo ng mga ibang tao. Tama po ba yun? Kasi ganito yun, as a Catholic lay preacher, meron kasi yung verse sa Matthew chapter 5 verse 9, yung blessed are the peacemakers for they shall be called the children of God. Yun. I live with that word. At nakikita ko kasi sa buhay ng mga tao, ang hirap yung mga magkakapamilya, magkakaibigan, yung magkakakapitbahay na nag-aaway-away dahil sa hindi pagkakaunawaan. Number one, sa pera, sa ari-arian, sa negosyo, sa mga kontrata. Kasi kadalasan, nakikita ko na yung punot-dulo, alam mo yan, yung punot-dulo ng mga kaso ay hindi maayos na pag-uusap. At hindi maayos na kontrata, hindi maayos na pakikitungo sa bawat isa. And I desire to be a factor for the reconciliation of people and for the prevention ng disputes from happening. Kasi po, mas mahal ang demandahan. Okay, and that is why one of my advocacies as a lawyer is estate planning. Kasi dito, napipigilan yung mga away ng mga magkakapamilya. And by the way, I would like to invite everyone to watch our live show every Saturday sa Peace at Home sa ng Light of Jesus family. This is a spiritual family founded by Brother Bo Sanchez. Meron po kaming Feast aired every Saturday, Sunday, and Wednesday sa Feast North Luzon FB page. And every Tuesday naman, katulad yung sinabi ko kanina, this is a program for couples entitled Building Bridges for Couples. This is aired 8 p.m. And I would also like to invite yung mga kabataan yan to watch every Friday yung Northern Catch. And this is a program for single people. Of course, don't forget, twice a month, malay nyo, baka every week na kami, later on, depende sa ano ng mga tao, reception ng mga tao, every Saturday or every other Saturday, kami naman ni Inigo ay magtambalan dito sa aking FB page and we will be discussing first and foremost about estate planning. Alright! Ikaw naman, Inigo. Sino naman si Inigo bilang isang poging lalaki? Malibas po. So I'm a licensed insurance advisor po. Mm-hmm. And I'm married and my wife is also a licensed insurance advisor. All right. We have two loving kids. Mm-hmm. Wow. And yeah. And I'm also an associate estate planner, mm-hmm. and associate wealth planner for Wealth Management Center. Mm-hmm. And for me, ang advocacy ko kasi is to provide brighter and healthier life for each and every Filipino. Yun yung maganda doon. So, yun po. So, Attorney, sabi mo kanina, yung one of your advocacies is about estate planning. Yes. Diba? Mm-hmm. So, in the first place, ano po ba ang estate planning? Alright, before I answer that, I just want to greet lang to mga ating mga viewers ngayon. Si Tito Kawile. Tito Kawile, hello. Hi. Thank you for watching. Si Kevin Jojo Tatao. Thank you. Si Arvin Gerald. Welcome. Valentino Andres, thank you for dropping by. Si Gabriel Formoso, thank you. At Marife Perez, thank you so much. Welcome. Si GJ Liban, Mia Janine, thank you. Si Mary Grace Binarao, thank you so much for watching.
Si Frances Pia Jazz Fernandez, hello. Abi Pobre, of course, thank you so much for watching. Okay, just to answer your question. Why is it that estate planning is mayan focus? What is it? It says yung ano meron sa estate planning? To simplify the term, estate planning is simply the process by which your estate should be divided and distributed after you die, the way you want it, the way you desire it to be. Remember, lahat tayo namamatay. Lahat tayo namamatay. Pag namatay ako o namatay ka, wala na tayong control kung paano ang hati-hatian ng mga ari-arian. Kung paano mamanage ang ating mga ari-arian. However, ito po, tandaan natin, with estate planning, even if you die, you can still control the division, the disposition of your estate to your children and intended beneficiaries. Yun po yung kahalagahan sa akin ng estate. Question, attorney, ano po ba yung estate? Yung estate, yes. Estate means, ito yung, simply put, ito yung mga lands, yung mga lupa, mga lupain, yung mga vehicles, bank accounts, yung mga investments, insurance, furniture, jewelries, yung other items of value. For example, may kakilala ko, meron siya, alam mo yung grandfather's club. Yung nakikita mo yan. Yung nakikita ko sa mga horror movies. Meron siyang ganito. Meron siyang ganon. And then, meron pa akong kakilala. Kasi nag-DJ din ako for during my younger years. Meron akong kakilala. Meron siyang collection ng mga vinyl records way back 1950s. Way back 1950s. So, these are what we call items of value. Kasi may mahal, may halaga ang mga ito. Mamahali na ang mga ito. Collector's item. Yes. So, in other words, baka pwede din yung pagmula ng away. So aside from yung mga ari-arian and everything, yung mga yon, they could also be part of the estate of the person. So why do we need the estate plan? Ano po ba yung significance niya? Okay. Dito po yan. You and I need to plan our estate. Kasi if we fail to do that, malaking impact yan to our family and to our property and to our wealth. Kasi, di ba, we spend years building up our wealth. We spend years building up our properties, lahat ng ari-arian, our wealth. And yes, we accumulated that through the years. But then at the end of the day, kung hindi natin pinano, alam mo yung wealth na yan, it could become a curse to the next generation. Yeah. Bakit? Sinandyan yung disputes later on, which I will discuss as we go on. Sabi nila, estate planning daw, pang mayayaman lamang. What's your thought on this? Well, I beg to disagree, no? I beg to disagree. Estate planning is not only for the rich. Tignan nyo, bibisita kayo sa mga korte. At titignan nyo yung tungkol sa mga land disputes, involving yung mga magkakapatid, magkakamag-anak, na nagsimula sa mana. Tignan nyo, most of these people, they don't belong to the ultra-rich. Hindi sila yung mga mayayaman. Tignan nyo. Hindi sila yung mga mayayaman talaga. Most of them are from the middle class or the medyo lower class families, medyo lower income families. So, maling perception yung sinasabi nila, pang mayaman lang yun. Everybody needs to plan their estate. Kasi, may nakausap nga ako, no? When I asked him kung anong balak niya, o kung may balak ba siyang gagawa ng kanyang will, hindi. Alam mo, sabi niya sa akin. Ano? Hindi naman daw siya kasing yaman yung may-ari ng SM o kasing yaman ng may-ari ng Robinsons. Ganun. O kay Ayala. Kaya hindi na daw niya kailangan. And I believe that is wrong. I with all due respect all those opinions, I believe that is utterly wrong. Because as I said, hindi lang po pang mayaman ang estate planning. So, attorney, if I ask you, no, so why do I need an estate planning? How do you convince me to plan my estate? Anong gagawin natin? Sagit lang, parang ako lang na nagkakape. May kape ka dito. Oo nga pala. Salamat sa sponsored coffee.
Thank you. Let me give you 5 reasons why you need to plan your estate. Yeah. Ibang kasonte. Number one. Ito po, number one. Estate planning is an act of continuously loving your family even after you die. So, why do you say that? Okay. Ganda ba yan? Siguro, titignan nyo. May nakausap akong magulang. Nag-aaway silang mag-ina dahil namatay yung kanyang asawa. Okay. Okay? At yung dalawang anak niya, gusto na nilang kunin yung mana nila okay. mula sa tatay nila. So remember, namatay yung tatay. Ayaw ng nanay. Ayaw. Ang rason ng nanay ganito, habang ako ay nabubuhay, sabi niya, ang mga ari-arian namin ng tatay ninyo, amin lang. Okay. Pag namatay na ako, doon nilang pwedeng gawin ang aming pinagpagura. Yun ang ganyang, ano, yun yung ganyang sinasabi. Wait, sounds right, pero tama po yung nanay. Well, the mother is wrong. Without you, oh, okay. Mali po yung nanay. Bakit? Kasi nung namatay yung kanyang asawa, yung estate ng kanyang asawa, okay. open na for disposition sa kanyang mga heirs. Yeah. And one of the heirs is the mother, of course. Right. Ang problema, ayaw ng nanay. Pero ito yung catch. So, catch may pinapaburan siyang anak. Ah, okay. Okay. So, ito po yun. It is my belief that the wealth you acquire is not solely for you alone. Hindi lang para sa iyo yan to enjoy. Okay. It is meant to be passed yeah. to others, especially to your children. Alam mo, ito nga, I love the quote, I love the word from 1 Timothy verse chapter 6:19. Sabi dito, in this way, you will lay up treasures from yourselves as a firm foundation for the coming of age, so that you may take hold of the life that is truly life. Alam nyo, pag may gulo kayong magkakapamilya, you don't enjoy life. You will never enjoy life. Yes, I am. Even after death. Alam mo, lahat tayo may kaluluwa. I believe that. I firmly believe that as a Catholic, and as a lay preacher, I firmly believe that we have all our souls, pag namatay tayo, we will report back to God. Will our wealth yeah. bring us to heaven? Another thing is, can we bring heaven here on earth through our wealth? Because if we don't dispose, if we don't use our wealth, if we don't divide our wealth, if we don't manage our wealth, it will become a curse. Tatandaan niyo po yan, ha? Blessing for now, but eventually it will become a curse, especially to our children. Na mag-aaway-aaway dahil sa money. Kasi, kaya sabi ko, we need to examine our hearts. Kailangan pag, we need to examine our hearts. Kasi madalas, selfishness ang cause nun eh. Yeah. Ang root cause yan kung bakit ayaw nating magpagawa ng last will, it is because of selfishness. Yun yung nakakalungkot dun. Yes, yes. Kaya kailangan pero, natin i-examine. Examine pero, talaga natin. Yung last will po ba? Mm-hmm. Kasi sabi nila yung last will parang sa mga malapit na mamatay daw. Yung tama ko ba yan? Diba? Parang minsan natatakot. Very morbid. By the way, before I answer that, yeah. yung CDB na Gracia Gamad, hello. Hello si po. Si Jared Hall, hello po. Si Marines Meran Birong Antonio, good afternoon. Mr. Eugenio, good afternoon. Now, ito yan. Para lang ba sa mga malapit na mamatay? Mali yan. Okay. Kasi ang tanong ko sa inyo, tanong ko rin sa sa'yo. Okay. Bukas, sigurado ka bang mabuhay ka? Diba? Bukas, sigurado ka bang buhay ka pa? Oh, death is a reality. Death is a part of being alive. Kasi habang nabubuhay tayo, yung death is nandiyan lang sa paligid natin. Diba? No one is spared. Even Jesus died. Even our God died. But of course, iba si Jesus. He rose up after 3 days. Yun. So, hindi lang po para sa mga lapit ng mamatay. It's for everyone. So, bakit kailangan ng last will and testament? Sa estate planning. Bakit natin kailangan si hand-in-hand? Okay. Ganito po yun. Yeah. You need the last will and testament sa estate planning. Kasi that is how you will control the disposition and the distribution of your estate. Right. The details on how the last will and testament works, siyempre, medyo mahaba-haba po yan. We will discuss it in our next episode. So, balik ako sa first reason. If you love your family, you need to plan your estate because you need to protect them even after you die. Bakit ko sinasabi yan? Kasi that is the second reason why you need to have an estate plan.
Because my second reason why you need estate planning is estate planning eliminates. Okay. It eliminates or it lessens. Okay. Future family disputes concerning issues on inheritance. Yes. So yung unang kanina, yeah. Unang reason natin kanina was estate planning is an act of continuously loving your family even after you die. And yeah. The second is estate planning eliminates future family disputes concerning issues on inheritance. Okay. Yun. So yun. Ganito po kasi, suits due to inheritance is so ugly. Ang pangit. Kaya yung sinasabing pangmayaman lang yung estate planning ay mali. Alam niyo, mayroon akong kakilala, example na ito ah. Iisang ektarya ang mamanahin. Okay, isang ektarya. Pinag-aawayan pa sa korte. Mayroon pa ako kakilala, 1,000 square meters of property. Pinag-aawayan ng mga magkakapatid. Halos magpatayan ni mga magkakapatid. Totoo po ito. Oh, kung may estate planning sana ang mga magulang nila, maski simpleng will lang, even just a simple will, mas maayos sana yung mga relasyon yung mga magkakapatid kasi susunod sila sa mga nakasulat doon sa last will and testament. By the way, hello! Si Kay Paolo Domingo, hello daw, sabi nila. Hello, Paolo. Si Divina Gracia Gamad. Good afternoon po, thank you. Paolo Domingo is watching with us. Si Marisa Cabalsa, hello. Good afternoon. Si Eva Sai, Alam News. Hello. Thank you so much for watching. Sa mga 21,000 natin viewers this afternoon, ha? Thank you so much. Pero Atty. Nakapag-experience ka na sabi nila, paano kung sabi nila, hindi ko kailangan ng estate planning. Kasi papapalaki ko naman yung maayos yung mga anak ko. So, di sila mag-aaway-aaway dahil sa mga mana. Anong take mo doon sa ganun situation? Ah, kaday, sabi nila, maayos naman yung pagpapalaki ko sa kanila. Sabi niya, hindi naman pinalaki ko naman sila maayos. Yeah. Marespeto. Yun yung nangyayari. Oo. Yeah. Kaya hindi ko na kailangan dahil responsable yung aking mga anak. Well, maganda kung napalaki niyo kung maayos at mabait ang mga anak ninyo. Oo, talaga. Well, that is really the duty of parents. Pero, ito po yung tanong, ha? Ito po yung tanong. Yung mapapangasawa ng mga anak mo, sigurado ka ba na maayos at mabait ang pagpapalaki sa kanila? Tumingin ka na lang sa mga buhay ng kapitbahay niyo. Medyo makikismis lang tayo konti ah. Tumingin ka na lang doon. Huwag ka nang lalayo pa mismo sa pamilya mo. Sa pamilya ninyo. May away dahil sa mana. Walang problema sana kung mga magkakapatid lang. Di ba yung mga magkakapatid, walang problema yan. Pero pag may asawa na sampid lang ha, sampid lang naman sa pamilya. Well, sorry for the word sampid. Sorry for the word sampid. That's the best description. Kasi minsan naaasar ako eh. Alam mo kung bakit? Kasi yung mga in-laws, mas haring mas sila kaysa mga anak. Siya sila yung nag-udyok. Yung kanilang asawa na huwag bumigay sa tamang hatian ng mana. Alam mo yun? Nakakaasar. It's yung tawag parang sulsul pa eh. Oo, sila kayong sulsul. Kaya nga. Oh, may, kung may reaction po kayo, kung tama po yung sinasabi ko, mag-react lang po kayo, tama! Hello, Emmanuel Bucanek. Hello, thank you so much. Oh, mag-react lang po kayo kung tama yon. Kung mali po ako, magbigay rin po kayo ng mga example. Pero in my own experience as a lawyer, ganyan po. Ang daming skeleton na lalabas sa closet kasi may away ng mga magkakapatid. Example ha, may kaso na noong buhay yung mga magulang nila. Ito. They allowed one of the children, minsan anak, na magpatay ng lupa where their home was erected. Kung saan nagpatay ng property nila. Yes, yung property nila. Okay, yung property ng parents, 1,000 square meters. Okay. And so they allowed the one of the children to na magpatay ng bahay doon. Kasi siya yung una nagkasawa. And then, as years went by, lumaki ng lumaki. Okay. Yung ino-occupy ngayon ng anak. So until kalahati. So, 500 square meters. Okay. Ngayon, apat sila ha. Gustong pumarting ngayon yung tatlo. Okay. Gusto na rin magkaroon ng parte doon. Of course, kung 1,000 square meters, namatay na yung parents, both parents, 1,250 dapat. 250 dapat. Eh, 500 square meters na. Napakukulan na.
ayaw bumigay. Siyempre, gastusan na nila. Oh, pero dapat lang na bumigay siya because they are only entitled to 100. Yeah, they have the right. Yeah. Oh. So yung tatlong anak, dinimanda nila ito, kapatid nila. Alam mo yon yung hindi na nag-uusap-usap. Yeah. Sira na yung relationship. Monthly ang reunion sa korte. Dahil lang doon sa small portion of land. Yeah. Yun po. So that's the reason. It prevents, it really prevents suits from coming up or from arising among children, among your children. Ito pa, may nanonood sa atin, si Roland Galinao. Galinao, hello. Hello, sir. Good afternoon, si Jenny B. Galamay Garcia and May Galinao. Thank you so much. Thank you for watching. Yeah. Okay. Another reason, di ba? Yeah. Another reason. Number three. Okay. Ito pa, estate planning protects yung young children, your young children, in the event of early death. So, how does it protect yung children at early, yung young children? Gito yun. Yeah. In the event of untimely death, okay, at least, nakasaad doon sa last will mo, how you would want your children to be handled by whom? Sino yung mag-aalaga sa kanila? You name their guardian. Yeah, because they're mothers. Oh, kasi nga, kailangan mapangalaga kung sino yung guardian niya. Lalo pag single parent ka, tandaan nyo yan. Because you also be able to protect your properties from being squandered by your other relatives. Okay. Because you have to preserve the use of your estate exclusively for your children. Okay. In other words, ang mga anak mo, ang siguradong sila ang magiging beneficiary sa mga ari-arian mo, yeah, maski minor pa lang sila, because you will have a control over how your estate will be handled. Okay. And you will have a choice kung sino yung magiging guardian nila. Okay. Alright. So yun. Can you give an example to attorney? How does it go? Para mas maintindihan ng mga viewers natin kung paano. Ito yun. Yeah. May kakilala ko. This is a true story. Yeah. For 15 years. Okay. For 15 years, yung lalaki nagtrabaho sa abroad as a seaman. Okay. Siyempre malakas ang kita, di ba? Oo. Malaki pera. Maraming naipunda. Unfortunately, namatay sa trabaho. Okay. So dahil maganda yung kumpanya niya na pinagtrabahuan, yeah, maganda yung mga benefits. Yeah. Compensated. Sa kamasa, sa unfortunately naman, namatay yung asawang babae. Okay. So namatay din. So naulila yung dalawa. Naiwan yung mga bata. They got two children, dalawang anak. Ang naging problema ngayon is, sino ang magiging guardians ng dalawa? Yeah. Kasi minor pa sila. Yes. Wala na silang lolo at lola. Namatay na rin. Okay. Normally kasi lolo, lola sana. So, mga kapatid na lang ang mga magulang nila. Pero may mga pamilya sila. So, yung mga uncles nila, mga aunties nila, sila ang nagiging... Sila yung next They are forced. They are forced to take these children. So, yung isang anak, pumunta sa isang kapatid. Nag-hati na. Yeah, ng tiya. Yung isa naman, pumunta sa tito. Okay. Ganon. May ari-ari, yung ari-arian ngayon ng mga magulang. Mm-hmm. Ibinenta ng mga tito at tita. Kasi kailangan nilang buhayin yung mga tanaman. Well, aside from kailangan nilang buhayin yung mga, sabi nila, kailangan din nilang ang gastos, etc. Expenses. Ang problema ngayon is this. Okay. Hindi nakapag-aral yung dalawang bata. So, nasaan ang punta yung mga nagastos? Well, nagastos. Kawawa yung dalawang bata. So, alam mo yun? Yeah. So, those are the needs. So, sana kung meron lang estate plan yung mga magulang, may last will and everything, yeah, at least mas maayos sana yung control nila. Control yung mga parents ng dalawang bata sa kanilang ari-arian para nagamit sana sa kanilang mga anak. Yun, because there are ways to protect that your properties for the benefit of your children. Yun. That's number three. Because the number three reason, as I said, is yung it protects your young children in the event of an early death. Yeah. Yep. All right. So, number four, diba? Number four. Estate planning, kasi ito. Estate planning is more economical. Okay. Less costly and practical to preserve your wealth. Pero why do you say it's more economical, less costly, more practical? Pero sabi nila, estate planning is expensive. No. I beg to disagree. Uh-oh.
By the way, thank you. Si Mel Samontes, she's watching with us. Hi, Miss Mel. Okay. Yeah. Si Cherry Greffy, Gretchen Tagubao. Dokcha. Yeah. Thank you so much for watching. Thank you for watching. Okay. Yeah. So, sinasabi ko na it's economical. Yes. State planning is economical. Oh, yeah. It's less costly and practical to preserve your wealth. Bakit? Yeah, bakit? It is economical because you are anticipating the expenses that will be incurred to divide your estate at the time you die. Pinagpaplanuhan mo na eh, pag namatay ako, ganito dapat ang magiging expense. Hindi, at least meron akong i-set aside na pang-expense para sa pagbabayad ng aking mga state taxes. Yes, state taxes. At syempre, kailangan kong paghandaan yan. That's true. So through proper estate planning, you will come up with measures to mitigate or caution the impact of taxes when your children will receive their inheritance. Yes. So, ibig sabihin, ma-anticipate mo. I want to make it clear, ha? Ito yung maling notion kasi na you need to escape taxes. No, you cannot escape taxes. Nandyan yan. Habang nabubuhay ka sa mundo nito, you can never escape taxes. That's true. However, ito yun, ha? However, you can mitigate or you can lessen the taxes eating up your estate. How? That is where the insurance comes into play. Yeah. Okay. That is where proper planning takes place. Kailangan kasi pagplanuhan yan. Yeah, right. Another thing. By proper saving, investing, and preparing a fund to answer the taxes and all other expenses. Yeah. Piniprepare mo na yan, ha? You are avoiding the possibility that your estate will dissipate. Yep. Sa Tagalog, mabawasan. Because of the taxes that you need to pay. Yun. So another reason why I say it is less costly and practical is because dahil maiiwasan yung away sa korte. Yep. Because kasi syempre yung mga tagapagmana mo gagastos yan. And syempre isasanda nila ngayon itong mga ari-ari-arian na hindi pa nila na magre-receive. And so yun. Okay. Yun ang mga problema. Pero pag naayos ka agad yung estate mo, wala problema. Yeah. Okay? Ito pa, habang tumatagal yung labanan sa korte, hindi maayos yung estate mo. Yeah. And estate taxes and all other taxes will pile up. Tuloy-tuloy lang. Okay. Tuloy-tuloy lang. So yun. Mas parang. Yeah. Oh, so yun. Litigation, pag-aaway ng mga anak, pagbabayad ng taxes, these are more costly. I tell you, in the long run, mas magastos pa ito. These are more costly. Yeah. These are more expensive financially. Yeah. Ito pa ha, I want you to think with me. Quantify. You need to quantify the emotional pain and the time spent sa pag-aaway ng mga anak. You need to quantify that. These are more expensive. Yes, these are more expensive than the expenses that you will incur when you prepare your last will now or you plan your estate now. Yeah. Oh, mas ano yun eh, mas mura. Practically, mas mura. Ang problema kasi natin, ano problema? Yung mga tao kasi, nakatoon lang yung, uy, ito yung gagastusin ko ngayon. But they don't see the future. The future. Dapat meron tayo, yung view natin should be towards the future. Yeah. Hindi lang yung mayupik na, ito lang tayo ngayon. No. Well, with all due respect, ha? Well, while it's true na titignan natin ngayon yung present circumstances natin, but then we also have to have a view of the future. All right. May nabasa ako, ha? Totong kwento ito. Sige. Mayaman yung matanda. Okay. Dahil namatay ang kanyang asawa, they now have to divide or settle the estate of the wife. Dahil nag-aaway-aaway yung mga anak. Okay. Sabi nung nabubuhay pang asawa, yung surviving spouse, alam mo yung sabi niya? Ito yung sinasabi niya. My husband and I thought that the wealth we have accumulated should bless our children. However, our wealth, sabi niya, our wealth has now become a monster that divides my family apart. It's so sad. Oh, yun. Yeah. But yun nga nangyayari, yun yung reality of what's happening. Ito ba, sabi niya, attorney, to avoid, may si Mary Grace Binarao. Hello, Miss Mary. To avoid estate taxes debt, is it better to transfer the estates to the children while you are still alive? Well, hindi po tama po yan. May different process po na magagaling. Because, as I said, meron kayong, may mga iba, nagpapagawa sila ng deed of sale.
Yeah. May term tayo dyan. Dinidibsin sa ara. Yeah. Pero wala namang value. Simulated. 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 May mga iba naman, deliberation. Mm-hmm. Ang problema, may isang anak na ayaw yung ganon. Yeah. Pag namatay, nag-aaway-aaway. Sasabihin, simulated contract, deliberation. Wala ka tangga. Wala yan. Yes. So, well, nasa inyo yan. Pero as I said, you cannot transfer tax and estate taxes. They are all taxes that you need to pay. However, please bear in mind that what we are trying to avoid are the most costly ones, and those are yung away ng pamilya. Yung pera, pwedeng hanapin. Conflict. The pera, pwedeng hanapin. But, the peace in the family, ang hirap alam mo, it breaks my heart to see ang mga anak, hindi nila kinakausapin yung magulang. May magulang, pinakwil yung anak. That happens. But in your profession, nakikita niya. Yes. Pero I would like to invite Senior Grace Pinaral. Yeah. I would like to discuss this with you on a one-on-one or what. You please message us. Message me in my Facebook page. Okay, I will discuss the different ways on how to transfer, on how to mitigate taxes as you pass along your property to your children. Okay. All right. Number four. Tapos na tayo. Number five. May kape pa ba ako? Okay. And number five is this. Through estate planning, your intended beneficiaries are protected. Okay. Intended beneficiaries are protected. Katulad yung sinabi ko kanina, kung minor pa ang mga anak mo, mga bata pa sila, once there is an untimely death, your lands, your bank accounts, your vehicles, investments, insurance, furniture, jewelries, and other items of value will surely be transmitted to your intended beneficiaries. So, paano mangyayari yung gano'n? Okay, ganito yun. Paano mangyayari? Through your, siyempre gagawa ka ng last will and testament. Last will. Okay. And it governs the disposition of your properties after death. Yeah. Okay. Ito yung reason. Why do people refuse to do their last will? Alam mo, ito kasi yung nakakalungkot yan, nakatotohanan. One reason that I can think of is this. Hindi o dahil ayaw nila, but because there is a lack or inadequate knowledge about laws that govern the affairs of a person after his death. Kulang ang kalaman. Yeah. Kaya nga, it is my advocacy to educate people. Kaya natin ginagawa ito. Yes. Yeah. Kaya nga po, ginagawa namin ito. Tama. Nagawa ko po ito. At, and so with my other posts sa aking FB page, kung yung titignan niyo po, please share that. If you find those posts useful and informative, yeah, please share that to other people. Let's as well. Share it. Oh. Alright. And then, one reason, like, syempre, ito nga, yung sinasabi ko sa'yo, lack of knowledge or inadequate knowledge. Another is the refusal. Meron kasi yung desire ng mga tao not to part with the properties. Gusto nila yung properties nila, habang mabubuhay sila, hawak pa rin nila. E yun kasi, katulad yung sinabi ko kanina, ito yung thinking nila na habang ako ay nabubuhay, they're in control. Sa akin muna yung akin mga ari-arian. Pag ako ay namatay, doon lang papupunta sa mga anak ko. In other words, they derive their happiness, they derive their joy, they derive their security, all the material things, which, sabi ko lang, hindi ko naman sinasabing pangit po, hindi ko naman sinasabing kasalanan yan. Hindi po. Pero what we mean is, meron pa po mas substantial, may mas deeper na rason tayo, aside from holding on to that, because our security should be with God. That's my personal belief, ah. So, ito kasi yung mga ano eh, yung nakakatuwang nangyayari na totoo. Hindi ba ako patay? Okay? Kaya akin muna ang aking mga ari-arian. Okay. So sad. Ang hindi nila, yes. Ang hindi nila maintindihan is, yung disposition ng kanilang properties will only take effect after their death. Yeah. Yun lang eh. The disposition of the property will only take effect after their death. Pero ang kagandahan pag may last will and testament ka is you still have the properties with you while you are still alive. Okay. And you can control and you have the say in the disposition of your properties
How will this be transmitted to your children? Who are your heirs after you die? Yeah. Now, kung nakagawa ka lang ng last bed testament, what, pwede mo lang palitan? Pwede lang naman. Pwede. Oh. Or pwede mong dagdagan? Pwede lang din. Okay, yes. So how can an estate plan therefore protect yung intended beneficiaries? Hindi kasi, yes. Yeah. Ito ah, I want you to think with me. Hindi kasi may iwasan na sa pamilya, may tuso talaga eh. Well, sa magpapamilya talaga, may tuso talaga. Mas, mayroon may mas greedy compared sa others. Maski sinasabi natin na palaki natin sila maayos. Maski maayos ang pagpapalaki mo sa anak mo, kung unfortunately, makapag-asawa yan ng mas malakas ang personality, di ba? Kinokontrol yung asawa, di ba, ina-under. In other words, yung anak mo, under. Ang gulo yan. Ang hirap ayusin yan. Yung in-law ang nagiging cause ng gulo ng pamilya. So to avoid that, you give lesser or no control to whatever may happen na hindi pagkakano ang unawaan ng mga anak. Okay? Dahil may nagsusunod sa kanila kasi yung last will and testament will control the way. Yung last will and testament will control the way. It's the outside the family. Yes. You will have the control on how your estate will be distributed. Ikaw yung may control yan eh. Yeah. Because the court will approve that. The court will enforce that. Kaya, maaayos, mai-transfer yung mga properties mo sa intended mong pupuntahan ng mayroon. The intended beneficiaries will get what is due to them. Alright. Yun. Si Judy Tataw, nanonood sa akin. Hello, Ma'am Judy. Yung aking asawa, nanonood. Hello. Happy Valentine's. Happy Valentine's po sa inyo lahat. Si Josie Agalos Beharin. Oh, he's watching. Thank you so much. Si Nanette Balmaceda Espanola. Espanola. Hello po. Hello. Thank you for watching. Alright. I think, ano na ba? Oh, overtime na tayo, Tony. May 30. Okay, yeah. So, siguro. Okay. Yeah. Sige. Any last word? Last word, yeah, okay. Para sa mga viewers natin. Okay. Ito po, I just want to ask this question. What are your investments now? Tanong ko po sa inyo, what are your investments now? Is it cash? Is it stocks, bonds, funds, or property? Ito po yung question ko ngayon. Would it be nice if you and I start investing in something that will last not just a lifetime but forever? Yeah, that's true. Diba? Yeah. Investments like spending time with your family, traveling with them, talking to them, and preventing and protecting them and protecting them from anything that will tear their relationships apart, like estate planning. Yeah. You can invest in that. Kasi ito po ya, these are the more meaningful investments. Yeah. These are more, the more meaningful investments in expressing your love and concern for them. And of course, ito po, hindi natin maiwasan. And ito po yung katotohanan. The greatest investment is your relationship with your God. Because God should be the first. Because in His goodness, in His mercy, He invested Himself for us, His whole body and soul for you and me. Mga kapatid, your wealth, our wealth all come from God. Let it serve Him, let it glorify Him, let it bless others, especially your children. And our wealth should not be the cause of disharmony or dispute among your children. In other words, our wealth should not be the curse of our children. Kasi sa pag-aaway-aaway nila. Yeah. It's all right. Yes. And in summary, let me just give you in passing yung five reasons. Five reasons. Yes. Why you need estate planning. Yeah. I'll just begin with the last one. But before that, let me greet Romulo Abuzo, thank you to Shirley Gia. Thank Hello you so po. Much. Thank you for watching. Yang Tagamat, thank you. Number one, estate planning
protects your intended beneficiaries. Yes. That's the number five, yes. The last one that I discussed. Yes. Number four, estate planning is more economical, less costly, and practical to preserve your wealth. Yeah. And number three, estate planning protects your children, your young children, in the event of early death. Yeah. Okay. Number four, estate planning eliminates future family disputes concerning issues on inheritance. And the last and the most important, of course, is this. Estate planning is an act of continuously loving your family even after you die. Kasi hindi lang yun po responsibilidad na ipamana yung mga ari-arian ninyo. Responsibilidad yun din po. Responsibilidad natin. Yeah. I will not exempt myself. To pass on a more peaceful, more harmonious family relationship to our children. You know, to attorney, and these five reasons that you gave us, it's actually an eye-opener about estate planning. Mm-hmm. And it answers also yung mga misconception natin about estate planning. Mm-hmm. So yun yung nakakatawa dito na I hope all the viewers are enjoying or enjoy sa mga na-share natin. Sana po may natutunan. Yeah. At may natutunan na ipasa po kami sa inyo. At sana po kung may natutunan po kayo, please, free naman po yung information na ito. Please share this to your friends, to your kakilala, to your kapamilya, yes, to your siblings. At least po, you come together and talk. Lalo-lalo na po yung mga nawalan na ng mga magulang. Yeah. At hindi pa naayos yung kanilang state, you come together and talk. Yeah. Pwede natin ayusin itong ating ari-arian, itong ari-arian ng ating mga magulang. Yeah. In a peaceful manner. And also, I would like to take this opportunity po for all the viewers that we will have for a more detailed discussion. We have a program on February 27. Kami po ni Attorney Sam. It's a webinar. It's a it needs a registration. It's free. Don't worry, it's free. And we will be discussing in full detail about estate planning and also the solutions required or that we could provide for a proper estate planning. Mm-hmm. So this will be on February 27 po. Yes, yes. And we will be posting the Zoom link, the registration link on our page. Mm-hmm. And this is a limited seat siya. So please register now. And I hope we could see you on February 27 to talk more about estate planning. Yes, it's about the time. It's 2 o'clock, no? Yeah, it's February 27, 2 o'clock. 2 o'clock, yeah. And it will be via Zoom. Mm-hmm. It will be a very close discussion. So register na po kayo. We'll see you on February 27. Yes, no? Yes. Yeah. That will be a very limited slot lang po kasi because we limit our attendees for a more detailed discussion. Yeah. But of course, we keep on doing that. But it would be good na nandyan po kayo. This is free. We just need a registration. Mag-register lang po kayo so that we know kung sino po yung mga kausap namin. Yeah. So that we know to whom we will give the link. Then on that webinar, we will have Q&A portions then. You can ask also Attorney Sam or me for any questions about estate planning, even siguro ano ba, parang consultation na we could give you an idea. Yes. So thank you for for being with us this afternoon. However, can I invite you to pray with us this afternoon para lang naman so that the Lord will all bless us, right? All right, let's pray. In the name of Father, Son, Holy Spirit. Father God, we thank you for being with us this afternoon. We thank you so much for bringing to us our viewers today. Lord, bless your people. Bless our viewers. Bless their families, Lord. Grant peace to their family and give them your embrace. Give them your love. Protect them from all harm, danger, illness, accident, sin, and temptation. Guide them always, Lord, so that your will be done. Let there be peace on earth and let it start with all of us in our family. This we ask in Jesus' name. Amen. Father, Son, Holy Spirit. Amen. So thank you so much. This is your attorney next door.
Attorney Salvaglos, say thank you and Igo po po. All right, to God be the glory. See you again on ano ngayon? 13 on February 27. All right, 2 o'clock. Thank you.